Disgaea, isang game na ginawa at pinublish ni Nippon Nichi o mas kilalang NIS. Nirelease ito noong January 30, 2003 bilang Disgaea Hour of Darkness. Nagkaroon rin ng port ng Disgaea sa iba't ibang platform. Maliban dito, kada port ay mayroong mga nabago o may mga dinagdag ang mga developers. Isang Disgaea sa mga kilalang-kilalang SRPG games o kung mahilig ka sa mga tactics na laro, malamang narinig mo na ang Disgaea. Kumpara sa ibang SRPG games, ang Disgaea ay napakahirap pero napaka-late naman ng mood dito. Mahirap ito dahil ang post-game talaga ang focus ng Disgaea at ang level ng mga characters, kada isang characters ay umaabot ng 9,999. Despite sa pagiging grindy nito, ay nakaka-addict talagang laruin ng Disgaea dahil sa napakaraming variant ng character. Isama mo pa ang rebirth kung saan babalik ang character mo sa level 1 na may mas mataas na stats at mas magandang class. Sinusundan ng Disgaea ang story ni Lahar. Nang nalaman ni Lahar na namatay na ang previous overlord o ang tatay niya, ginusto nito na palitan ang posisyon ng tatay niya. Marami rin mga nangangarap na maging overlord, pero tatalunin mo sila upang ikaw lang ang nag-iisang candidate sa overlord position. Ang main story ay aabutin ng 30 to 50 hours para tapusin, pero depende pa rin ito sa gagawin mong pag-grind ng level. Ang isa pang mga attraction dito ay ang mga preemie. Sila ang mga kaluluwa ng mga taong namatay na at pinagbabayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Sila rin ang comic relief dito at ang totoo niya, nagkaroon nga sila ng spin-off kung saan preemie ang bida. Kung namimiss mo na maglaro ng mga SRPG na maganda at may magandang humor din, ang Disgaea ang the best laruin dahil madadownload mo na rin ito sa iyong mobile phone.